guys, welcome back to my channel. It's me again, Shati. So for today's vlog, I'm going to give you some tips and advice na din. Kasi since nakakita ako ng tipid tip kung paano tayo makakatipid ng kuryente, especially kapag gumagamit tayo ng aircon araw-araw. So especially like me, nasa bahay lang ako palagi and home-based ako. Self-employed kasi ako, guys. Dito kami nagbi-business sa bahay. So basically, nandito lang kami araw-araw. And since yung bahay namin is love siya, hindi kami makakatagal sa init. Kasi once na na-absorb na ng nitong mismong pader namin yung init, yan, lubat na ako. Kailangan natin matapos. So once na na-absorb na niya, guys, yung init, sumisingaw siya dito sa loob. So kailangan maintain yung temperature namin dito sa loob, kasi kung hindi, baka ma-heat stroke na lang kami, ganyan. 2 years old na yung aming aircon, pero hindi pa namin alam kung paano yung tamang paggamit sa inverter na aircon. So sabi daw doon sa tipid tip na nakita ko sa Facebook, kailangan inverter ang gamit mong aircon. Aircon. So AC na lang, para hindi tayo mahirapan. Meron na din ngayon na ref and washing machine, karamihan, ang bilis kong hinihingal, karamihan sa mga appliances natin yun, mga inverter na. Oh! Ha? What was that? Anyways, nagdala si RJ ng ano, avocado shake. Ayan, meron tayong merienda. Okay, back to the topic. Ito na nga, magbibigay na tayo ng tips. But, yung tip na ito ay babasahin ko lang siya, guys, sa Facebook. And i-explain ko sa inyo kung meron nga bang nagbago sa bill namin since nag-start namin sundin itong tips na to. So mamaya i-explain ko sa inyo ng mabuti kung totoo nga ba siya or hindi. Ang aircon tipid 1 natin, guys, ay ayon sa pag-aaral, mas tipid ang konsumo ng kuryente kung ang unit mo ay inverter. So, yun nga, gaya nang sabi ko kanina, mas nakakatipid kung inverter na yung aircon na bibili ninyo or any appliances para mas makatipid tayo sa kuryente. Kasi meron itong feature na babawasan ang paggamit ng compressor kapag na-achieve na nung kwarto yung desired na temperature na gusto mo. So, kunwari, naglagay ka ng 22 degrees. Kapag naging 22 degrees na yung temperature mo sa loob ng kwarto, titigil na yung paggana ng compressor niya. Mag-automatic siya na kapag nawala na yung 22 degrees, saka lang siya ulit mag-ooperate ng panibagong lamig. Magdadagdag, kumbaga. So, mas madalang na paggamit ng unit ng compressor. So, yun nga, konti lang yung kuryente na gumagana. Second is, kung inverter ang aircon mo, mas matipid kung tuloy-tuloy yung paggamit kumpara sa patay sindi siya. So, ganun yung paggamit namin dati. 8 hours to 12 hours siyang nakabukas. Tapos, pinagpapahinga naman siya. So, mali daw yun. Sabi dito, kailangan tuloy-tuloy yung paggamit nyo nung aircon and hindi kayo patay-sindi. Like, ref siguro, ganun. Sa paggamit ng ref, hindi mo siya papatayin. Hayaan mo lang siya nakabukas. Mas malaki ang konsumo sa unang bukas ng unit kung saan pinapalamig nito ang kwarto batay sa nice na temperatura. So, yung pag binuksan mo daw yung aircon, dun daw mas malakas humigop ng kuryente. Let's say, nagpatay-sindi yung kuryente. Hindi naman kasi may iwasan, lalo na dito sa Pilipinas, diba? Yung magpapatay-sindi na parang Christmas lights. Madalas namin, guys, maranasan dito yun, yung biglang sisindi. Kaya once na namatay yung kuryente, talagang binababa na namin kaagad yung breaker kasi sobrang lakas humigop ng kuryente, yung biglang magkakaroon ulit, biglang mag-on, ganun. Kung gagamit ng aircon, huwag itong buksan sa tanghali sapagkat mas mainit ang temperatura sa loob at labas ng bahay. At mas nahihirapan ang unit mo palamigin ng isang kwarto dahilan sa pagkonsumo ng malaking kuryente. So, ayun na nga, guys. Meron din tip dito na wag daw, maraming nagtataka dito sa tip na to kasi bakit pa kami bumili ng aircon kung hindi rin naman kami sa tanghali magbubukas, ganyan-ganyan. Kumbaga, bubuksan mo na yung aircon mo nang mas maaga, yung hindi pa ganun kainit. Kasi once na super init na sa labas, nahihirapan ng magbuga ng lamig yung aircon sa loob ng kwarto kasi mainit na sa labas.
So, sinasuggest din na ilagay yung compressor sa malilim na lugar, hindi sa direct to sunlight kasi mas mahihirapan siyang mag-produce ng lamig sa loob ng kwarto. So, yun yung ibig niyan sabihin. Palamigin mo na yung kwarto ng bandang 9 to 10 a.m. para hindi na siya ganun nahihirapan. Kasi once na super nahihirapan siya, malakas din yun guys mag-consume ng kuryente. Pag-aralan ng mga features na meron ng unit mo sapagkat karamihan sa mga unit ngayon ay mayroon ng power saving mode kung saan makakatulong ito sa pagbaba ng konsumo ng kuryente habang napapanatili ang lamig ng isang kwarto. Lagi ako nagpipindot ng remote kasi once na na-achieve ko na yung lamig, kunwari nalalamigan na ako ganyan, binababaan ko ulit siya or else naman pinipindot ko yung eco-saving mode. Yung eco-saving mode kasi, ando siya sa remote, kulay green yung button niya, tapos nakalagay eco, tapos may dahon na nakadrawing. So, yun yung pinipindot ko kasi energy saver daw yun. Mas mahina yung paggamit ng kuryente. So, mas mahina din yung pagbuga ng lamig ng aircon, pero mas tipid siya sa kuryente. Mas makakatipid ka sa kuryente. Ang ginagawa ko naman, once na malamig na sa loob ng kwarto ko, ini-echo ko na siya para lang ma-maintain yung lamig ng kwarto. Next is tip number 5. Palatihin lamang sa 24 degrees ang temperatura na nais mong makamit ng unit mo para sa isang kwarto. Ginagawang aircon para maging komportable ka at hindi para ginawin ng sarili. Ito nga naman, di ba? Hindi mo kailangan ng super lamig, so i-maintain mo lang yung kwarto mo ng 24 degrees, okay na yon. Ganun din ako, guys. Before, super todo talaga. As in, ang pinaka-lower kasi ng temperature ng aircon namin is 14 degrees. So, halos ganun, simula tanghali hanggang sa patayin namin siya. 14 degrees talaga, walang patayan yun, guys. Isang buong magdamag hanggang sa patayin ko na po. 14 degrees talaga siya. Kahit ginaw na kami ni RJ, hindi namin siya nilo-lower. So, since nung nabasa ko to, kinaya ko talaga siya, ginawa ko talaga siya. Ang naging bill namin last April is 2,100 plus. 3 weeks lang namin na-consume yun. So, hindi kami umuwi sa bahay ng parents ko this month, ngayong May. So, dumating na yung bill namin ng May, nung May 21. So, basically, ang naging bill is from April 24 hanggang May 21. So, ang naging bill namin is 2,646. Ang naging bill namin last April is 2,100. I-divide natin siya sa 21 days. So, 100 pesos sa isang araw. Pag kinumpute natin siya ng 30 days, ang bill namin is 3,000. Hindi pa yun sigurado, pero kung gagamitin namin siya ng isang buong buwan, like we consume this month of May, is 3,000. Yung buwan na to, ngayong buwan ng May, ang naging bill lang namin is 2,600. So, kung iisipin, bumaba nga siya. Lalo na't ngayong buwan na to, may dumating pa akong vacuum. And everyday kami nanonood ng TV. And unlike nung isang buwan, hindi kami masyadong nanonood ng TV. And also, sa gabi, hindi rin kami masyadong gumagamit ng ilaw kasi naka-team light lang kami. Yung side table lamp ko lang yung ginagamit ko and TV. So, hindi kami madalas mag-ilaw. Yun lang yung gamit namin dito. TV, aircon, charger. Nag-charge lang kami ng phone. Nadalang din ako mag-edit, mag-open ng computer ko. So, sa business, blender lang naman yung ginagamit namin. Hindi rin ganun kadalas gamitin. But, kung iisipin, talagang bumaba siya. Pero, hindi ko pa ganun na pagtutugma kasi hindi namin na-consume last April ng isang buong buwan yung 2,100 na yon. So, yung 2,100 na yon, kung i-divide ko sa araw na ginamit namin is 100 per day. So, kung i-divide ko yung 2,600 sa 27 days, ang bill namin per day is 96. So, bumaba ng 4 pesos per day. Hindi siya ganun ka tipid sa kuryente. Kasi halos ganun lang din. And nag-aalala pa ako dun sa compressor ng aircon namin kasi hindi ko siya pinapatay. Nagfa-fan lang ako every morning para kahit papano nakakapagpahinga yung compressor and hindi siya ganun
working, hindi siya ganong nag tatrabaho para lumamig yung loob ng bahay. So I'm back, nalobat yung camera ko. So yung last na sinasabi ko kanina, kung ako yung papipiliin kung yung way ba ng paggamit namin ng aircon before, hindi pa namin nalalaman yung tip na to. Siguro ang pipiliin ko yung before, yung makakapagpahinga yung aircon, yung unit. Kasi may tendency na masira yung compressor niya kagagana. So siguro mag-maintain ako ng naka-on siya mga 2 to 3 days ganun. So pwede ko na siyang patayin after nun para naman makapagpahingan siya ng kahit saglit lang. Kasi syempre yung motor niyan sa loob, hindi natin masasabi na baka mas mahal pa yung bayaran natin kapag nasira siya. So kung may nakapanood man nito, comment down below kung ano yung pinaka mas okay gawin. Kasi nandun na tayo guys, na nasabi na natin yung mga bagay na makakatulong para makatipid tayo ng kuryente. Pero hindi pa din ako sigurado kung safe ba gawin yun, especially dito sa Pilipinas. Kasi alam naman natin yung supply natin ng kuryente dito is hindi ganun kaganda sa kagaya ng ibang country. Sana may mag-comment sa inyo para makapag-update din ako after nitong vlog na to kung ano ba yung pinaka the best gawin. Kasi ito ngayon na to is how to makakatipid tips. The way ka makakatipid ng kuryente, especially sa mga madalas gumamit ng aircon. So, hindi natin alam kung safe ba talaga siya gawin or something. I just wanna share my experience kasi ginawa ko tong tipid tip na to. So, sana may mag-comment in case na may makapanood nitong technician or something. Sana tulungan nyo kaming intindihin kung paano ba talaga yung tamang paggamit ng aircon. So, yun lang guys. I'm so happy kasi nakatapos ako ng isang buong video today. Sana magtuloy-tuloy na ulit. And nag-pray ako kay God na sana tulungan niya akong maging successful sa paggawa ng videos. Kasi sobrang hirap din guys. Especially na ang dami-dami ng mga YouTuber ngayon. Pero as a valid YouTuber, isa talaga akong YouTuber guys. Monetize yung YouTube channel ko. And nanginayang ako na mawala na lang siya basta. Kasi blessing din na natanggap ko tong opportunity na to and bigla ko na lang iiwanan ng ganun-ganun lang, susukuan ng ganun-ganun lang. So sana manood pa din kayo ng mga susunod na videos ko. I'm planning so much kung magmumukbang ba ako, cover ganyan and etc. Prank videos, lifestyle gaya ng content ko. So hindi ko pa alam, siguro pag-aaralan ko pa ulit kasi gusto ko din na makapagbigay ng mga tips sa inyo. Like, yun nga, nag-on process ako ng pag-video ng aking diet journey. Hindi pa natatapos yung diet journey ko, guys. Sana panoorin yun sa mga gustong pumayat dyan. And, yeah, that's all. And after nito, mag-edit na ako ng video. So, thank you guys for watching. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. And sana kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to like this video if you enjoy it. And sana mag-ingat kayo palagi. Mag-ingat kayo guys dahil sa coronavirus hindi pa din siya nawawala. So pray lang tayo and sana maging okay na yung mundo natin kasi sobra-sobra na yung mga nangyayari. So, yun lang. Mag-pray lang tayo, guys. Tulungan tayong magdasal kay Lord na sana maging okay na ang lahat. Thank you, guys, for watching. Bye!